pa rin ang balahibo sa takot ng mga taxi driver kapag napapadaan sa Balete Drive, lalo na po kung gabi. Meron din kaming kwento tungkol sa tinatawag na White Lady ng Balete Drive. Mayroon daw lumalabas dyan. Yan ang sabi nila. Yung White Lady, sumasakay dyan. Dyan, banda. Alright, so what is up mga ka-rider? This is your boy again, Anonymous Rider PH. And as you can see, may mga kasama tayong tropa dito. So special tong vlog na to kasi ito yung third season ng ating Halloween special. Ayan, pakilala naman yung mga kasama dyan. Ayan, si Bruce Moto. And meron na tayong mga followers and tropa na kasama. JL. Yes sir. And kung napapansin nyo, nandito tayo ngayon sa Balete Drive. Naglalakad tayo. Meron kasi tayong 3 AM challenge na ginagawa taon-taon. Time check. Anong oras na ba? Oras na ay... So... 57. 257. Hindi kita, hindi kita. Ayan. So, 257 na ng... daling araw. And... naririnig ako din. Nagbabike. Ayan nga. May nagbabike nga. Marami tayong something na naririnig. And ayun, naglalakad kami dito. Inihintay na kami mag-alas 3 na madali na araw. So, titignan natin kung ano ba mga mangyayari dito sa lugar na to. Lapre, may nakalimutan ng tropa namin ngayon na doon pa kasi mawala. Yung tropa namin, nakalimutan niya yung helmet yun. Babalikan niya dun sa may motor. Yan, sa mga hindi nakakalam, yung kwento kasi nitong Balete Drive. Actually, nung mga panahong 70s, 80s, may white lady raw na nagpaparamdam dito. Especially sa mga taxi driver, yung mga dumadaan dito. Yan, kapag dumadaan daw sila rito ng mga hating gabi, o kaya madaling araw. May mga nakikisakay, minsan umuupo raw sa likuran, or minsan nagpapara sila dun sa may ano, sa mga corner-corner ng kalsada na di naman nila kilala, na nakaputi raw. So ayun, parang may naririnig ako rito. So ayun, parang may naririnig ako rito. So ayun, parang may naririnig ako rito. So medyo busy na kasi ngayong araw. Ayan. Marami ng mga dumadaan na rin kasi dito. Unlike noong unang panahon, as in wala talagang dumadaan dito. Mga taxi lang talaga. Share ko lang sa inyo pala yung kwento ng white lady na nagpaparamdam dito. Yung white lady na nagpaparamdam dito is rape victim siya. And napag-alaman na yung suspect pala nung paparamdam na napatay na babae is number one suspect is taxi driver. Kaya mula noon yung mga taxi driver na yung pinagpaparamdaman ng white lady dito sa Balete Drive. Yan, kung nakikita nyo yung kalsada, ito yung kalsada ng Balete Drive. Yun, dun. So wala masyadong dumadaan dito kasi masyadong wala namang route actually dito eh. So, may mga malalaking puno. So, lalakad kami pupunta dun sa dulo. So, tingnan natin kung ano yung may experience at mararamdaman natin dun. No, kamusta kayo dyan? Gaabang. Gaabang ng... Balete Drive? Oo.
gabang ng mga babakride. Ibabakride na white lady. Kaya ka, Lester? Ayoko may mga side mirror. Tapos nakangiti pa sa side mirror, no? Buti na ako sa side mirror. So ayun, time check. Anong oras na ba? Alas 3 na, no? 3:02. Yan, so 3:02. 3:02. Check natin para sigurado. Wala hindi makita. So ayun, 3:02. Ayan, nakita niyo, mapasahin niyo na lang. Lakad-lakad lang. Nandito kami sa Balete Drive. So may mga CCTV na rito. Syempre siyang high-tech. So far, last stress na ng madaling araw. Wala pa naman kaming nararamdam. Lakad-lakad lang kami rito. Patay dito sa kabila. Actually, mga bahay dito malalaki. Parang ano na siya eh, yung subdivision na siya rito sa Quezon City. Unlike nung unang panahon kasi talaga, itong Balete Drive, madamo. Maraming mga bakanteng lote dyan. So, tinayuan na ng bahay yung mga lote. Yan. Yan, nakikita niyo rito, ito yung puno ng balete yan. Maraming ganyan dito kaya na tinawag na Balete Drive. Okay, so ayun, so far wala naman kaming nararamdaman. Normal lang, parang normal yung naglalakad sa subdivision yung feeling dito. And medyo nihingal ako, kahit konti lang yung nilakad natin, nihingal ako bigla. Yan, nandito tayo sa 9th Street, sa Balete Drive. Yan, so babalik na kami dito sa may motor. So far wala naman, wala namang kakaiba dito sa lugar. So dyang ini-emphasize lang talaga ng ibang mga vlogger yung vlog nila. And sa tingin ko, nakalimutan na rin naman yung kwentong kababalaga na ginawa rito sa kalyang to. So yun, tignan natin bumalik dun sa motor natin. And wala namang special na nangyayari. Yan naman tayo nakikita. Stress na lang madaling araw. Yan, normal thing lang. Yung mga dumadaan, yung mga taxi driver. So may kita mo, may akasasi ko yan paglagpas dun sa ano, kampanilya. Ayun, no, nakita mo dun, mag-isa lang siya. Pagtingin mo dun, tatlo na sila dun sa ano. Kaya ka bukas lahat ang ilaw niya sa loob ng hood. Yan, kung napapansin nyo, yung mga dumadaan na taxi driver dito, bukas lahat yung ilaw. Ayun, so yung labas ng kalsada niyan, sa E. Rodriguez na siya. And then, pag dinerecho mo rito, pwede kang dumaan ng ano, sa papunta ng Gilmore, dun sa Cubao. So, siguro, yun lang. Salamat sa mga nanood. Ayan, mga third season natin. Salamat sa tumagal, mga hindi na boring dyan. And salamat kay Bru Rider. Yan, papost ko yung TikTok page niya. Actually, wala siyang YouTube, TikTok lang. And sa ating companion, si Paring Sarg. Aba, yes. Salamat sa pagsama. Wala akong kahit na. Siya yung may-ari ng, ano, ng NK400. And then, si Paring Paul ito. Paring Paul, aka Ed Kalawag. Video ka lang. So yun yung motor natin, dito tayo naka-parking malapit sa Campanilla Street along Balete Drive. So ayun, dito ko na lang tatapos yung vlog natin. So don't forget to like, comment, subscribe, Anonymous Rider PH. And syempre, huwag nating kakalimutan i-click yung notification bell para updated pa rin tayo sa susunod nating mga videos and adventures. Ayun, salamat. Abangan nyo yung mga susunod kong uploads. Ayan. Medyo nade-delay lang tayo kasi medyo tinatamad tayo mag-edit. And ayun, so always remember, ride safe always. Yes sir, peace.